Ano kaya ang kakaiba sa pagpili nitong isang matandang emperador ng papalit o hahalili sa kanya? Alam niyo kung anong kakaiba? Hindi manggagaling doon sa linya ng mga nakatataas doon sa hanay na mga pinagtitiwalaan niya, at hindi rin galing sa angkan o pamilya niya. Alam niyo ba ang ginawa niya? Ipinatawag niya ang lahat ng mga lalaking kabataan at tinipon niya ito doon sa bulwagan ng kanyang palasyo. Pagkatapos, hinarap niya ang mga ito. Sinabi niya sa kalipunan, "Gusto ko nang humirang ng papalit. Maititraining ko at papalit sa akin bilang isang emperador. Magbibigay ako sa inyo ng mga special na buto na ito ay aalagaan nyo, at pagkatapos ng isang taon, babalik kayo dito sa bulwagan ng ating palasyo at titingnan ko sa mga napatubo nyo kung sino ang karapat-dapat humalili sa akin o dapat sanayin na hahalili sa akin bilang isang emperador. Kaya isang taon mula ngayon, magkikita-kita ulit tayo dito sa bulwagan ng palasyo para tingnan ko kung sino ang makapagpapatubo ng buto na ibinigay ko sa inyo." Sa karamihan ng mga kabataan na yon na dumalo, ay merong isang batang lalaki na nagngangalang Ling. At katulad ng iba, tumanggap din siya ng buto na nanggaling sa emperador. At si Ling ay umuwi na rin katulad ng maraming nandoon sa bulwagan ng mga kabataan. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya ang lahat sa kanyang nanay. Tinulungan naman siya ng kanyang nanay. Kumuha ito ng paso, ng lupa, at si Ling at ang kanyang nanay itinanim ang buto sa isang paso. At araw-araw, dinidiligan niya, sinecheck niya, tinitingnan niya kung tumutubo ba o tumubo ba yung buto na nanggaling sa emperador. Alam niyo ba, nakatapos na o nakalipas na yung 3 linggo. Yung ibang mga kabataan na tumanggap ng buto galing sa emperador ay nagkikwentuhan sa labas ng bahay ni Ling, at naririnig niya na yung kanilang buto ay nagsitubo na. Tinignan ni Ling yung kanya. Nakakalungkot. Wala man lang sinyales na ito ay mabubuhay o tutubo. Lumipas na ang 4 na linggo. Magtatatlong buwan na. Wala pa rin tumutubo. Lumipas na ang 2 buwan. Yung ibang mga kasabay ni Ling na tumanggap ng buto galing sa emperador ay lagi nang nagbibida na yung kanilang buto na natanggap ay tumubo na. Samantalang yung buto na nakuha ni Ling galing sa emperador ay ni Gatiting ay walang senyales na tutubo ito. Umabot na ng 10 buwan. Yung ibang mga kasama ni Ling, mga kabataan na nakakuha rin ng buto mula sa emperador, ay marami nang ipinapakita na magandang pagtubo. At binalikan tinignan ni Ling ulit yung buto na nakuha niya. Nalulungkot siya dahil sa tingin niya, hindi niya nabuhay yung buto, namatay ang buto na nakuha niya galing sa emperador. Halos malapit ng mag-isang taon. Yung iba na nakakuha, ang ipinakikita nila magandang halaman ang tumubo mula dun sa buto. Yung iba naman ang sinasabi puno yung tumubo mula dun sa buto na nakuha nila sa emperador. At si Ling ay kinakabahan ng matindi. At dumating na nga ang araw na ipinatawag na ang lahat ng nakatanggap ng special na buto galing sa emperador. Ang sabi ni Ling sa nanay niya, "Anong gagawin ko?" Ang sabi ng nanay niya, "Dalhin mo ang paso na walang tumubo na buto." Nag-aalangan man, si Ling ay nagpunta rin dun sa bulwagan at daladala niya yung paso niya na wala namang tumubo na buto. At pagdating niya dun sa karamihan, nahihiya si Ling, at yung iba, kinakantsawan siya, pinagtatawanan siya, dahil siya lang ang nagpunta doon na paso lang ang daladala na walang tumubong halaman o puno man lang.
Sa pagkahiya ni Ling, nagtago siya, pumwesto siya doon sa likuran ng karamihan ng mga kabataan. At habang maingay ang karamihan, dumating ang emperador. At ang sabi, magsitahimik kayong lahat. Sabi ng emperador, kitang-kita ko ngayon yung mga daladala ninyo, yung puno, yung iba, halaman, na tumubo mula dyan sa inyong paso. Ang gaganda, namumulaklak, at yung iba malulusog pa. At gaya ng ipinanukala ko, ngayon ang araw, napipili tayo, nanghihirangin natin bilang kasunod kong emperador. At habang nagsasalita ang emperador, nakita niya si Ling doon sa bandang likuran ng karamihan. Na yung daladala ni Ling na paso, walang tumubo. Bakante, as in wala. At tumigil ang emperador sa pagsasalita. Inutusan niya yung isang gwardiya na kunin si Ling at dalhin doon sa harapan. Pagdating ni Ling sa harapan, katabi siya ng emperador. Itinuloy ng emperador ang pagsasalita. At gaya ng sinabi ko, ngayon tayo hihirang ng papalit sa aking trono. At sinabi ko, isang taon na ang nakakaraan. Sino man sa inyo na mayroong maganda na mapapatubo mula dun sa buto na ipamimigay ko sa inyo, siyang mapipili na hahalili sa akin bilang isang emperador. Ikaw, sabi ng emperador kay Ling, anong pangalan mo? Sumagot si Ling, Ling po. Meron na tayong naging bagong emperador. Siya ay si Ling. Yan ang sabi ng emperador. Nagulat ang lahat. Nagulat din si Ling at takot na takot siya. At hindi niya alam kung paano at ano ang kanyang ire-react. Dahil dun sa sinabi ng emperador. At nagbulong-bulungan na ang lahat. Bakit si Ling ang napili samantalang walang tumubo dun sa buto na kinuha ni Ling? Nagtataka siguro kayo, sabi ng emperador, kung bakit si Ling napasulang ang daladala at walang tumubo sa buto na kinuha niya, siya ang napili na emperador na halili sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lang ang naging tapat at naging totoo at naging malakas ang loob para humarap dito. Dahil alam niyo, ang lahat ng buto na ipinamigay ko sa inyo ay mga pinakuloang buto, kaya hindi tutubo. Kayo, pinalitan ninyo ang mga buto na yan at kumuha kayo ng iba't ibang magaganda na buto at iba't ibang klase. At yon ang ipinalit nyo para meron kayong madala na tumubong buto dito sa aking palasyo. Pero ang totoo, hindi kayo naging tapat. Si Ling lamang ang naging tapat at naging totoo. Kaya siya ang hinihirang natin na hahalili sa akin bilang isang emperador. Ano ang moral lesson? Sa buhay na to, humaharap tayo sa iba't ibang sitwasyon. Huwag nating kalilimutan. Ano man ang sitwasyon na yan, mahirap man, magaan man, masaya man o malungkot, napakahalaga na lagi tayong may taglay na honesty at integrity. Yan ang hindi natin dapat na alisin sa ating buhay.